Guys, kagigising ko lang ako, grabe ako. So today ay second day na pagkakaroon ko ng ubong at sipon. So palagay ko, tinamaan ako ng viral infection kasi may fever, pero walang fever. So this morning, magagawa tayo ng hot water na may asin para mag-gargle. Para ma-relieve yung discomfort sa lalamunan ko kasi may sore throat din ako. Okay, pakita ko sa inyo paano paggawa. Yung isang baso ng tubig, tinalagyan natin ng asin. Ang asin niya, konti lang. Ano yung mabuti? Kung hindi kaya ng ito kainit, din bantuan. Ang malalik. Yung kaya mo ba na i-gargle? So, hindi po ito iinumin, ho? Gargle lang, umumulo para yung lalamunan ay marilim. Matanggal yung mga bakterya na ipon dyan. Paabutin niyo po ang ganun sa ilalim ng lalamunan niyo. Hanggang maubos yung isang tasang tubig. Sarap na kakaginawa ng pakiramdam. Okay na. It's done na. Naiinumin natin to support my immune system sa panahon ng pagkakasakit. So, dahil tayo itinamaan ng viral infection, hindi tayo sure kung COVID to. Pero yung symptoms ko, so I have colds, flu, phlegma, ubo, pero walang body pains and headache, very mild. This is my second day. Inobserve ko pa siya kahapon, pero this time talagang confirmed na. Viral infection. So, I will take calcium. This is vitamins with calcium, vitamin D, and minerals. Kasama na po ang zinc dito. And vitamin C. So, mas mabuting inumin natin ng calcium after ng pagkain ng meal, after breakfast or after dinner. Kasi fat soluble po ang calcium. Kaya kailangan inumin natin to with meals. Okay. Vitamin C. Vitamin E. Last but not least, Biolipid Plus. This is a herbal supplement that can boost your immune system. This is made from Andrographis paniculata. So, ang local version po niyan ay Serpentina. Pero mas mataas po ang therapeutic value nito compared sa ating local version na Serpentina. Ayan. Lang tayo nito kasi meron siyang antibacterial. So, nag-take na ako kahapon every 4 hours. So, nawala yung o nabawasan yung pain sa aking lalamunan. May sore throat kasi ako kahapon masakit na to. So, ngayon, after taking 4 times yesterday, nawala na yung pain dito. Nandito na lang siya. Ramdam ko na lang siya dito sa part nito. Bio-AP Plus. So, ang Bio-AP Plus po, magaling sa kahit anong respiratory problems like asthma, phlegm, ubo, sipon. Yun. Yun lang yung basic sa gabi. I will take melatonin para ma-relax yung system natin, makatulog tayo ng ayos. And then, to relieve the discomfort sa inyong lalamunan, pwede ka maglagay dito. Or, para sa matinding katay ng lalamunan at matinding ubo, ito para sa iyo. Ricola candy. Laging umiinom ng tubig para dehydrated, hindi ka ma-dehydrate. So guys, kung nakakaranas kayo ng pananakit ng lalamunan, kung may sore throat kayo, the best ito. Yan, marami siyang herbs.
na incorporated dyan sa product na yan. So isa yan sa mga ginagamit ko pang pag ina-attack ako ng matinding sipon at saka ubo at yung sore throat matindi. Ayan. Okay. Guys, magtitimpla tayo ng calamansi juice para matunaw yung, madaling matunaw yung mga kinain natin. I had my lunch already. So, nukasak ko muna yung mga calamansi bago ko siya hindi. Okay na tayo ng lahat. Okay. Lahat lang. Okay. Yes. Ayan, ringa. Massage. Medyo masakit ang lalamunan na pwedeng ihapain. Tapos may biring ilagay sa likod. So, may konting headache na. May konting headache na tayo. Ayan, konting Filipino. Nakakapagbigay talaga siya ng ano ng ginawa kasi malamig yung menthol niya. Ayan. Nilagyan ko ng konting tubig kasi sobrang init, hindi ko siya mainom. Wow. Umahagot yung menthol niya sa lalamunan. Sarap mo na masarap na matulog. Mamaya yung gabi nga gawin ko rin to bago matulog. Nakarelax. So kahit meron kang colds and flu and wala naman kang fever, wala kasama ng katawan, walang konti lang, mild lang headache, muscle pain konti lang. So kahit ganito yung pakiramdam natin, nakakapagtrabaho pa rin po. Kasi malakas, pinabalakas yung immune system natin ng mga iniinom nating supplements. Ano yung ginagawa nating mga methods or procedures para manatiling malakas yung katawan natin. Kung mainit siya ng araw sa labas, makakapagpainit tayo eh. Para tayo makakuha ng vitamin D. Ano lumakas ang ating mga buto, syempre. Kaya lang umuulat po, may bagyo yata padating. So, supplement na lang muna tayo. Calcium plus D3 with magnesium and zinc. So, may isang option pa ako sa calcium supplements ito. Pwede nyo i-take ito. Pwede kayong bumili nito. Pero alam ko, hindi nagre-retail sa mga butike. Sa mga health shop or health store, hindi sila nagre-retail. So, pwede naman kayo bumili nito kung may budget kayo, isang buong ganito. Pwede naman yung gawin itong, o inumin ito everyday eh, hindi lang naman pag nagkakasakit kayo. Okay, so, pwede yan, second option. Kasi meron siyang calcium, magnesium, and zinc. Maganda po ito para sa muscle natin kasi hindi ma-absorb ng calcium alone ng ating sistema kung yun lang. Kailangan may magnesium din siya at saka zinc na kasama. Yan. Hindi ko na siya nilagay ng asupal kasi matamis yung lasa. Mas gusto kong na-enjoy ko yung asim at saka yung amang. Yung asim ng calamansi at saka menthol nito. Nawala yung sobrang pangangati ng lalamunan ko kagabi. Halos hindi mo nakatulog kasi namakati. So, kabuti naman naagapan kasi kahapon na pinapakiramdaman ko yung mga sintomas. So, yun, confirm. Meron akong viral infection dahil may sipon, may ubo, pero walang lagnat. Okay? Nag-umpisa pa lang kasi siya kaya nagandang maagapan para hindi matuloy sa malalang karamdaman. Siguro, mga 2 days more, naka-okay na ako. Kung continuous yung paggaling, yung pag-aalaga sa sarili natin, sa pag-inom, tuloy-tuloy yung pag-inom ng mga supplements, yung mga tinagawa natin, para ma-relax yung ating system, lumakas yung ating immune system. So, walang imagdahilan para tayo ay magupo ng sakit na yan, kung anumang virus meron dito sa paligid natin. Hindi po kasi confirmed, dahil hindi naman ako nagpa-swab test. Pero ang sinasabi ko po is, yung mga ganitong symptoms kasi is cold-like symptoms na nag-uumpisa kapag ikaw ay tinamaan ng
ng COVID virus na yan. Sa panahon kasi natin nasa pandemic crisis tayo ngayon. So, kung hindi ka magpapa-swab test, hindi maka-confirm na siya ay COVID virus nga. Pero yung symptom like, na nga, may ubo, may sipon, may konting headache, may konting body pain, pero hindi naman ganun grabe. So, parang halos magkapareho lang sila. Unless, ma-confirm nga kapag nagpa-swab test ako. Pero alam naman natin na pag tayo ay lumabas at nagpa-check up sa hospital at naging positive ka sa COVID virus, malamang hindi ka na makauwi sa inyo. So, natatakot tayo dyan. So, ngayon, since tayo naman ay may kaalaman sa paraan kung ano yung dapat gawin, pwede naman gawin sa bahay. Mag-quarantine lang tayo. So, kain lang tayo naman sa sustansya ang prutas, pagkain. Inom tayo more on natural fruit juices like calamansi. Pwede tayong kumain ng fruits like orange, pondan, mansanas, saging. Yung mga breads, pwede naman basta gawa sa wheat or rich in wheat bread. Huwag yung mga pandesal, huwag yung mga white tasty bread, huwag yung mga ganon. Dapat dun sa maraming fiber. Tulad po nito, yan, pwede nyo kainin yan. Mga ganyan klase. Excuse me po. Is pang paalala, yung mga ginagamit ko natin, tissue patulad nito. Ilagay natin sa isang lalagyan, hindi dapat dyan pakalagkalan. Kung kaya kong sunugin, ilagay sa isang plastic, pag ipunin, then sunugin. Okay, so back to work na again, guys. Iinom naman tayo, yun ang lumot. Ulit, sa lunch time, syempre, para may paglaban tayo sa virus. Okay. So, vitamin C ulit. 500 milligrams. Parang C po ito. Dalawang klase yung aking vitamin C. Parang lang naman vitamin C yan. Sa brand name na nagkakatalo. So, 500 milligrams. And Bio AP Plus. And Andrographis paniculata yan. And vitamin C. Kasi kailangan tuloy-tuloy yung antibacterial natin. Ito po ay organic herbal dahon ng Andrographis paniculata or yung Serpentina local version po. Ayan. And vitamin E. Laging may kasama ng vitamin E. Ito po may AP 3 times a day yan. Kasama nito. Kasi kailangan high dosage para mabilis gumaling. So mapait yan. So takot ang mga bacteria at viruses. Dahil nga po antibacterial siya. So takot. Takot ang mga bacteria at viruses. Andrographis paniculata 10 times mapait or bitter than ang palaya ang Bio AP Plus. Yan. Pwede niyo pong i-google yung raw material niya, yun yung Andrographis paniculata. Marami pong health benefits yan actually. Kung babasahin niyo po, susilipin niyo sa Google, marami pong benefits ang Andrographis paniculata. So, may ulit. Sa pangalawang araw ko today, ang laki na po na improvement kumpara kahapon na talagang matindi. Tapos pinakiramdaman ko pa siya kahapon. Tumindi na kagabi. So, kailangan natin bigyan ng matinding gamutan para mabilis ang ating recovery. Hindi tayo abutin ng isang linggo. Okay? May banana tayo dito. Oh. Potassium. Source ng potassium ang banana. Okay? Sige. So, yun guys. So, it's already 6 o'clock in the afternoon. So, pag ganitong oras, nagsimula na ako mag-wash up ng aking katawan para malinis bago ka magpahinga, bago ka kumain, malinis ang katawan mo. Saka maaga akong kumain o maaga akong kakain. Nag-start muna ako kumain ng foods para mas mabilis ma-absorb ng katawan ko bago ako kumain ng proper meal. So, nagsisain pa lang. Yan. So, naglagay din ako ng Moringa Herbal Oil at saka Botanical Essence sa aking lalamunan para ma-relax yung aking lalamunan kasi ubo na naman ako ng ubo. Okay. So, update ko kayo later. Okay? Bye. Second day, natalo. Second day. Ubo pa rin si Paul. Update lang po. Nagagay niya ako talaga nakatulog kasi patakot niya ako. So, makate, dalalamunan. So, sobrang sipon. Ngayon, I decided to make this misting bat po tayo. Face steaming kumaga. So, hindi natin ito. So, pinatay ko na. Hindi natin ito ng patak. Ang hal. Sarap. Mahagod ang gabi. Sa lalamunan.
Zero. Zero, zero, zero. Ano ba? Kanan kaliwa? 36.8. May sinat? 36.8. 37. Medyo, ano? 37. Medyo mataas ang temperature nun. Hindi na yung pinapapasok sa mga shopping malls pag 37. Medyo feverish. Feverish ang pakiramdam ko, pero kaya, nilalabanan naman. Kailangan mataas ang ating immune system. Kaya nga, kumakain tayo ng mga pagkain mataas sa antioxidant, rich in vitamin C. Tulog, kailangan makabawi. Hindi talaga nakatulog ko gabi. Kaya, talaga masakit ang ulo ko. Iniligo ko na lang ngayon, hoping na mawawala, pero meron pa rin. Pero siguro pag nailigo na, itulog na ito bukas, o mamaya, gising ko bukas ako. Sige, laban pa rin. Second day, laban pa rin. Nakatayo pa rin tayo. Kaya yan. Huwag lang tayong magkakalag na talagang. Ibig sabihin na lumalaban talaga yung immune system. Yung cancer nga, napapagaling ng Andrographis paniculata, yung pang-COVID virus na yun. Diba? Siya, bukas ulit. Night. Night, everyone. Kailan ka din, saka na dumadalihit ng ubo to. Kapit pa rin ang buhok. Good morning, guys. I just woke up. It's 7 o'clock already in the morning. Update ko lang po kayo. Nakatulog ako na maganda kagabi kasi minum ako ng melatonin. Kasama po ito sa program na ginagawa ko para sa viral infection. So ngayon, nasa ikatlong araw na tayo, third morning. So ganun pa rin, medyo mabigat pa rin ang katawan. Pero hindi na siya katulad ng first and second day. Kasi nakatulog ako ng maayos kagabi, kaya nawala yung headache ko. Kahapon, maghapon, masakit ang ulo kasi hindi ako nakatulog na maayos ng previous night. Dahil nga sa ubo ng ubo. Hindi ko na lang pinakita sa inyo yung atake ng ubo ko nung second night kasi talagang hirap na hirap ako. Sakit sa dibdib, ang bigat sa dibdib. Ganun pala yun. Siyempre, pag punong-puno ng plema yung lungs mo, ang hirap huminga. So ngayon, ang nararamdaman ko after taking yung mga gamot ko na kagabi, lumuwag yung pakiramdam ng chest ko, yung ubo, yung plema, babawasan na. Nakakahinga na po ako ng maayos kumpara kahapon. Pero hindi pa naman 100% na okay na okay. I would say na improving yung condition after taking those supplements na iniinom ko. Since the beginning, since day 1, day 2, ngayon day 3 tayo. So, minum ako nito kagabi, melatonin, para makatulog ng maganda, tuloy-tuloy. Kagabi pala, nagluto ako ng tinolang manok kasi nanghihina ang pakiramdam ko. So, nagluto ako ng tinolang manok. Kailangan ko kasi ng masabaw na pagkain. Alam naman natin, ang tinola talaga nakakapagbigay ng lakas ang katawan niyan. At kasama yung dahon ng malunggay, syempre. Kaya, unti-unti, nariregain ko na yung energy ko. Naantok pa ako, eh. Okay, I have to fix up my things kasi kailangan pumasok. Kailangan pumasok sa Biyernes, kaya kailangan magpalakas ng katawan. Okay, guys, see you again later. Maraming yung problema ko. Bye. Para lumakas tayo, guys, kailangan natin kumain ng prutas. Maraming prutas, saging, potassium, orange, vitamin C. Itong Jamaica or good morning. Let's have breakfast. Bread.
Good morning, guys. Natatapos lang natin mag-breakfast. So, nasa ika-apat na araw po tayo ng paggagamot ng aking respiratory, upper respiratory infection. So far na yung araw na to. Nakakaluwag na yung pagkinga ko. Konti na lang yung ubo. Mabawasan na. Nag-improve na. So, matatapos ko lang mag-breakfast. Inom tayo ng gamot. Yan. Bio AP Plus. Akalam nyo, guys, na-observe ko, nung nag-iinom ako ng gamot na to, yung nostrils ko, hindi na lumalabas yung sipon doon, barado na, ayun, lumabas. So, ginagawa ko, parang hinihigop ko siya doon sa, di ba sa ilalim ng alangala natin, may butas diyan. Doon ko siya hinihigop para lumabas. Tapos, yun yung problema ko, hindi na siya runny nose eh. Kung baga nagiging malapot na siya. Tapos, panayan labas niya, dito. So, pakiramdam ko, hinihigop siya pataas, lumalabas yung problema galing sa lungs ko, palabas sa aking baby. So, nakakatulong yun sa aking guminawa. I'm taking Bio AP Plus, dalawang capsules. Sabi ng doctor, pwede akong mag-take ng 2 capsules at a time. High dosage kung mata. So, meron na itong plus 100 milligrams of vitamin C each. So, gusto ko pa rin uminom ng vitamin 100 grams or 250 grams yata ito ng vitamin C. So, binagdagan ko pa siya para mabilis yung paggaling ko. Kasi mahirap nagkakasakit, guys. Okay, yan cashew. Then vitamin E. Kung wala kayo makitang vitamin E, pwede naman ng fish oil. An alternative. Yan. Kasi lang. So kahit meron akong respiratory problem, guys, wala kasi resistance ako. Kasi I eat food also. Yan. I eat. Ito, balat na nga lang. So kinain ko na yung laman nito. Saka banana. Yan. Hindi ko pa maubos-ubos kasi I am eating 2 pieces of banana and 1 piece of pandan. So sobra-sobra talaga, di ba? So, sobra-sobra talaga yung binibigay natin sa kuwarta sa immune system natin para malakas tayo. Para magapi natin yung COVID virus na yan. Kailangan mas malakas po tayo sa kanya kaysa mas malakas siya sa atin. Ayan, ganito lumalabas sa sipon ko talaga. Kailangan ko siyang higupin palabas kasi ayaw niyang dumali dun sa nostrils ko. Excuse me po ah. Ang lapot niya talaga. Lumalabas siya talaga. Maganda yung sabihin nun. Maganda yung condition ko. Nagagapi natin ang virus na yan. Hindi ko sinasabing may virus ako. Ang sinasabi ko is meron akong viral infection. That's why meron akong problema sa upper respiratory. I am experiencing cough, colds. Noong first 2 days, may body pain, may headache. Pero ngayon wala na. Ano na lang. Konting pangangati ng lalamunan kapag na-stress yung lagi akong nagsasalita. Oh my God. Ano yan? Labas niya. Yan. So, ngayong araw na to, 4 na araw na tayong isolated sa mga tao. So, nag-isa lang po ako dito ngayon. Yan. So, isolated tayo. Kailangan natin gawin yon para protektahan ng sarili. Hindi tayo makahawa na sa iba. Okay? So, see you again later, guys. Hello, good morning, guys. Ngayon na ikap. 6 na araw na ating pag-inom ng gamot para sa ating upper respiratory infection. So dito tayo ngayon lang nag-check po ng 6 na araw na matindi. So dapat talaga meron tayong vitamin D. Vitamin D support galing yan sa araw. Makatulong ang 6 na araw para mag-inom sa katawan natin ng vitamin D. Okay, tara. So maigi to between 9 to 10 ng umaga. Pero mga 15 minutes lang kayo magpipilat. Hindi po isang oras, ha? Okay, tara. So, nasa ilang araw na tayo? 10th day ng pag-inom ng gamot para sa anti-respiratory. So, Bio AP, Bio AP Plus, Vitamin C, Ascorbic, then Vitamin E, Calcium. Mag-take pala ako ng iron para maganda ang ating dugo.